Ayan. Ay, lagi ko itong ginagawa kasi kailangan minsan, no, baka makakatulog lang kasi yung katabi mo. Okay? So, okay lang ba kung sino yung nasa right side mo, i-massage mo naman siya. Likod niya, yung shoulder niya. Massage mo naman. Galingan mo naman, ha? Pag nakakatulog siya, magaling ka. Okay? Pag hindi, nasasaktan. Alam mo na. Okay, okay. Stop. Okay, ganyan naman, bawi. Okay, bawi naman. Gantihan mo na siya kung ano yung ginawa sa'yo. Sabi ko na ba talaga tayo sa pasan? Okay. Nag-enjoy ba kayo? Okay, kaya tanong mo ulit. Good afternoon, Batangas! Afternoon! Second time here po sa Aqua Marine. So, ang ganda pa rin talaga. And, hindi naman kami naligaw. Okay, sa totoo lang po ako yung tao na laging naliligaw talaga. Okay? So, kanina, nag-waste po kami pupunta rito. Ang kulit po ng waste kung saan kami talaga tinataan. No? Sabi ko, at ganito, malapit na yung lipa. Parang, ano po yung next sa lipa? Na exit sa Star? San Jose, doon po ako tinadala. Pinapalay niyo pa ako, so sabi ko, tumawag na po ako. Ayun, tinatawag na kailangan mo na humingi ng tulong, di ba? Tapos paglabas namin dito, nakakatuwa yung waste. Kasi paglabas po namin ng Lipa Exit, hindi pa rin siya nagbabago. Pinababalik niya pa rin ako sa labas. Tumandaw po ulit ako ng San Jose para marati na ako nga rin. So, minsan talaga, kailangan hindi ko din sinusunod yung mga bagay-bagay dahil lalo ka naliligaw, no? Ang ibig sabihin ko lang po is, sa buhay natin talaga, minsan pala, kailangan natin ng guidance. Sad to say, minsan yung natatanong po natin, sa totoo lang, ligaw din naman. Tama? Eh, kaya nga sabi ko, talagang gusto natin maging successful, may mangyari sa buhay natin, napaka-importante po na tamang tao ang kinakausap natin. Huwag niyo po yung kalimutan. And sad to say, kadalasan din, yung katabi mo sa kama, minsan maling tao. Pagka mag-assess yun ang pinag-uusapan natin. And alam niyo po ba, kakabasa ko lang po, last night lang nagbasa po ako, there is this statistics po, 2022 statistics ng pinaka, may mga milyonaryo sa buong mundo. And nagulat po ako nung nabasa ko yung statistics kasi never in our time, in the history of humankind, na sobrang dami pong nagiging milyonaryo ng ganong kabilis. Bakit po ako nagulat? Kasi normally, hindi yan ang naririnig natin ng conversation sa labas. Sa labas, ang naririnig mo, pahirap ang buhay, di ba? Parang ang hirap po masenso. Pero nung nakita ko yung statistics, nagulat ako, kung ang dami palang hirap na hirap, ang dami rin po pala talagang matindi po maasenso ang buhay. So, ibig sabihin, pare-pares lang naman tayo ng senaryo. How come merong ganon, merong hindi ganon tumingin? So, ibig sabihin po talaga, tayo po talaga ang tama tumingin, okay? Sino po dito, pakitaas po ang kamay ng tingin niya ay trustworthy na tao po ako. Yung mukhang mapagkakatiwalaan naman po ako. Pakitaas po ang kamay. Tinatandaan po yung mga hindi nakatasa ko. Okay. So, okay. Ito po, question number two na I think baka masaktan lalo ako sa tanong na ito. Tingin niya po, sino po, pakitaas po ang kamay, ang tingin niya ay buwa. Masasaktan na. Okay. Pero, ito po, pangatlong tanong. Sino po sa tingin ninyo, ang tingin nyo sa akin ay matalino po akong tao. Pakitaas po akong tao. Okay. Masasaktan lalo. Pero sa totoo lang, hindi nyo naman po talaga ako kilala. Yes. Hindi nyo po ako kilala. Meaning, you're judging based on yourself kung ano yung tingin nyo sa akin. Okay? Mm. That is why it doesn't matter. Bakit? Kasi kahit merong nagsasabi na bobo ako, mukha ko hindi matalino, pero kung alam ko naman sa sarili ko matalino ako, bakit ako magpapa-apekto? Tama? Yes. Ibig sabihin ko, lahat ng nakikita natin at tingin natin na nangyayari is always based on our perception. Meron po kasi tayong salamin na nakikita. Kaya nung nag-pandemic,
di ba ang daming parang nag-worry talaga, yung mga negosyante, mga empleyado, na parang ano na mangyayari sa buhay ko, magpapatiwala na lang ba ako, wala na siya kumakain, ganyan. Alam nyo, may mga tao din naman na grabe yung nakita nila na opportunity. Tama, bilihan ng face mask, nagbenta ng face mask, bilihan ng alcohol, nagbenta ng alcohol. So sila yung mga umasenso. And sa YouTube po ah, at siguro naman aware na kayo kung gaano karami nang nagiging milyonaryo sa YouTube. Yes. Kumikita ng sobrang laking pera, tama. Daan-daan yung bumilyon pa nga. Pero nakakatulad, ang papangil ko nila. Ano po yung point ko? Kung magja-judge ka, hindi mo iisipin may pag-asa tong taon to, di ba? Mukhang sako mo nga siya eh. Pero nag-quad ka, ang yaman niya, walang-wala ka sa kanya, tama? Ano meron siya? Meron siyang guts. Ang tao po doon, meron siyang lakas ng loob na wala akong pakailan. Pagtawanan ako ng mga tao, basta gagawin ko to, tama ba? And mas maraming nakarelate kasi mas normal. Hindi po kasi normal na makakita ka ng kamukha ni Piolo Pascual araw-araw. Bihi-bihi, Ryan. Tama? Yes. Kasi sabihin, mas common pala yung pangit. Kaya nakaka-relate tayo. Ngayon, mas lalo nakaka-relate, mas maganda. Kaya po ngayon, ang mga story namin na mga narinig nyo ngayon sa Entablado, it's most of the time, makaka-relate po kayo. Magkakaiba-iba tayong background, but nakaka-relate po tayo. Tama? Alam natin na mahirap ang buhay, alam natin na hindi siya madali, alam din natin na maraming nanloloko sa labas at napakarami din scam sa labas. Kaya yung mga nakaupo po ngayon at nakikinig ngayon, I'm sure baka hindi nyo first time na imbitahan sa ganitong klase ng programa. Baka na-invite na nga kayo sa Jollibee at McDo. Buti na lang, hotel ngayon na iba-iba. Yeah. Pagpasok mo, ay parehas din pala. Iba lang pala yung venue. Okay, so kami po, wala naman pong kakaiba sa story natin. Same thing, diba? Ang difference lang po, nung nakita po namin yung live bandage, naramdaman namin yung, alam mo yung minsan may napupuntaan kang lugar, naranasan niyo po ba yun? Yung may napuntaan kang lugar, first time mo palang sa lugar na yun, pero parang magaan sa loob mo. Magaan yung feeling mo, di ba? Parang okay dito, parang gusto ko dito. Gusto ko nga tumira dito, di ba? So, nung nakita po namin yung live vantage, ganyan din ang naramdaman namin kaagad. We feel na parang this is a home for us. Especially to do a business. In fact, ito pong gusto kong sabihin sa inyo, hindi po ako naimbitahan sa live vantage. Ako po ang nag-approach sa tao na nagla-live vantage. Ako po ang nagtanong kung anong meron dyan. So, nung nalaman namin, ang ganda ng produkto, ang ganda ng opportunity, sinilip po kaagad namin yung opisina sa Makati. Meron po tayong opisina sa Makati. Nag-celebrate na nga kami, oh. Nag-sambiusan na kami kaagad, kahit hindi pa naman kami member. Yung feeling namin, may mangyayari talaga sa buhay namin kaagad. So, tuloy-tuloy lang, pero, you know, life gets in the way, alam naman natin yan. And napansin nyo po ba? Eto po, I'm sure makaka-agree kayo sa akin. Napansin nyo po ba? Pag meron kang gustong gawin, parang laging tumatiming na parang ang pinipigilan ng tadhana. Pansin nyo yan? Meron kang gustong gawin, ang daming nangyayari, sunod-sunod na problema na wala naman siya dati. Kung kailan meron kang gagawin, parang ang laging pinipigilan. Ito po yung isang malupit na katotohanan. Totoo po, dapat lang na mangyari yan. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi sinusubukan ka talaga kung worth it ka sa gagawin mo. Kasi kung aatras ka, alam na kaagad ng tadhana na hindi talaga para pala sa iyo. Nag-iilusyon ka lang. Pero kung tutuloy ka, sabi niya, ay, mukhang para kay Jasper nga ito. Kasi in spite ng dami nangyari sa buhay niya, nagtuloy-tuloy siya. Ano po ibig sabihin ko? Bago po kami mag-life vantage, we have to go to the hospital na miniliwit po sa sakit ng asawa ko. Nung nag-start na kami mag-life vantage, November 30, kailangan na namin bumalik ulit ng hospital kasi o-operahan po siya. Ano po yung point ko sa kwento ko? Ang dami pong pumipigil sa amin para magsimula ng life vantage. Alam mo yun? Pwede kasi namin sabihin doon sa taong
nag-invite sa amin or nagpaliwanag sa amin ng negosyo na to na, pwede ko sabihin kasi kay Tita Josie na, Tita, baka hindi po muna kami mag-start. Kasi po, ang dami namin pinagdadaanan eh. Hospital po, malaki yung babayaran namin. Imbis na ipang pupunan ko po dyan, eh sa hospital po namin mas kailangan gawin. Tama po ba? Pero ang na-realize ko, that's a common thinking. Ibig sabihin, normal yun na pag-iisip ng tao. So, ibig sabihin, kung gagawin natin yung normal na pag-iisip ng tao na ginagawa ng karamihan, which is majority ng mga tao, hindi naman talaga asensado, kung yun pa lang gagawin natin, wala rin pala talagang mangyayari sa buhay natin. Tama po ba? Yes. So, ibig sabihin ko, binago po namin ang asawa ko. Imbis na para umatras kami, lalo kami na-excite, hindi, eto na yun. This is the timing. True enough, tuloy-tuloy lang po kami. Ang dami po na itulong sa amin, number one po ay ang products. Okay? Ito po ay ang aking tatay. Recent picture niya po yan sa Facebook. Yes, kahit po 73 na siya, mahilig po yan mag-Facebook. At mahilig po yan mag-call, yung laro ng mga tanga. Kasi pinalo mo po pala yung haulin ulit. Diba? Kahit yan nasa ilog net, ipinahulin nila yan. Pero, sabi ko, ang tatay ko po ay masyado may edad na para yayain ko pang magnegosyo. I think hindi niya na, baka pwede hindi niya nagawin. Kasi mukhang okay naman po ang buhay na niya financially. Hindi naman mayaman, pero yung nakakaraos, alam mo makakasurvive siya. Pero ang sabi ko, ang pinakamaganda may tutulong ko po at may bibigay kong regalo ko sa magulang ko, I think it's yung kanyang health. Yes. Sayang naman kung buhay siya pero nakarating naman siya sa kama, hindi rin naman makatayo. Mm. Marami kayong kilalang ganyan. Parang wala nang life. Ang malupit, wala nang life yung loved ones mo na yun. Pati ikaw, wala ka na rin life. Kasi everyday, wala kang peace of mind. Iisip ka, ano kayo mangyayari sa kanya today? Baka nahirapan siya, di ba? Baka kapos kami, baka biglang dali na naman siya sa emergency. Di ba, wala kang gagawin mo? Wala kang peace of mind talaga. So sabi ko, ito yung may tutulong ko sa tatay ko. And true enough, tuwan-tuwa ko ang nanay ko. At the same time, galit na galit din po sa akin. Sabi niya, anak, grabe ang energy ng tatay mo. Lakas-lakas ka talaga, bumata talaga siya. Kaso nakasarap sa tatay mo, bakit na eh? Lagi siyang lumalaboy. Lagi siyang wala sa bahay. Iniwanan niya ako, laboy siya ng laboy. Kasi nga po, laro siya ng laro. So, nakakatuwa po, nagulat na lang ako after 10 days, sabi ng tatay ko sa akin, anak, pengin ng 10 NRF1 at 10 NRF2. Sabi ko, tay, ang dami naman, ba't inumin mo ba yung lahat? Sabi niya, hindi. Umorder yung mga kaibigan ko. Ayun! Ayos! Congressman sa lugar namin. Grabe. Maniwala po kayo, kahit po maraming pera itong mga taong to, mahirap po yan kumbinsihan at bentahan. Kahit hindi naman po sila yung maraming pera, sila yung mga barat. Yes, mga totoo. Pero sabi ko, tayo, paano mo nabenta? Eh, wala ka namang pang present, hindi mo alam kung anong meron sa produkto. Wala naman ako sinabi, nagulat lang sila, ang lakas-lakas ko daw. Mm-hmm. Bakit lang hindi ako napapagod? Sabi ko, may iniinom ko, binigay sa akin ng ano. Nag-guess yun po yung point ko. Yeah. The products talk to itself. Yun. Yun po yung convince people. And talaga namang everybody can say, you know, my products is number one. Sabi mo yan. Tama. Pwede mo sabihin ang gwapo mo. Sabi mo yan. Pwede mo sabihin, sabi kaya ng nanay ko, eh di lalo na. Nanay mo yan eh. Nag-guess yun po yung point ko. Pero you don't have to do that in our business. And true enough, dahil tinrabaho namin siya, meron pong travel incentive ang Life Vantage. Noong March po, nakarating na kami sa Salt Lake City sa ating main office po. So, wow! Okay. Na-meet namin yung CEO, nakita namin yung office garden 360 degrees, makikisa mo yung snow mountains, iniwardan kami ng CEO ng Pro-A, tuntua po talaga kami, sabi ko, grabe, I'm so proud of myself. Wow. Kasi Amerikano yung nag-award sa'yo. Nung school days ko, halos wala akong nakuha ang award. Kasi punso po ako sa magkakapatid, ako po yung pinaka-school bukol. Tama. Pero bata pa lang ako, naniniwala ako talaga, aksenso talaga ako. Wala akong joke. Bata pa lang ako, lagi nang sinasabi, yayaman talaga ako. Alam ko talaga, ang nanay ko tawa lang ng tawa. Kasi sabi ko na lang yakaan. Ikaw ngayon lagi tinatawag sa guidance counselor, ikaw pa yung aksenso. Yung mga kuya mo, mga honor roll, ikaw naman hindi. Pero sabi ko, ngayon I realize right now,
wala ko pala talaga sa background, wala sa school. Okay, so after that, ang dami na may experience, na-meet namin mga general managers from Japan, you know, Australia, New Zealand, Thailand, Europe. We had a dinner with the CEO. Anak ko namin yun, 10-year-old, kasama namin siya. Ang pangarap po ng anak ko talaga is makarating siya sa US. Nakakatuwa po na experience. Wow. Dream niya yung maka-experience ng school. Wow. Sabi ko, ito po hindi kayang bayaran ng pera. Tama po ba? Yes. And yung last day namin, dinala kami 11,000 feet above those exclusive restaurant. Sabi ko, grabe talaga, mga millionaire lang nakaka-experience ito. It's simply because of the decision na ginawa po namin ng Life Vantage. Tama, ano pa, El Nido, Palawan, dinala kami, kasama po namin yung mga Choco Boys natin, okay? Alam ko, parang pwede naman po akong part ng Choco Boys sa kulay ko. Tama, so ano pa, ngayon po ang mga Pro Force po natin nasa 80 plus na, ang Pro Tres po natin nasa 250 plus na po. It's really growing, tama. Kung ngayon po feeling nyo kokonti pa lang tayo, mas lalo kayong mag-rejoice. Bakit? Kasi part ka ng pagsisimula. Yes. Mas mahirap yung pumasok ang million na membro. Doon ka dapat mas lalo ma-excite. Ang ating pong mga Pro 6, Pro 5, 30 plus na, ang elites po natin, tatlo na. Ang trip to US po natin, nasa 20 na. Guys, wow. Sa grupo pa lang natin yan. Champa-champa lang to, sana kami lang naka-hit nito. Sana dalawa lang, tatlo lang, 20 po ako naka-hit. Kung mas gusto nyo po mas nakakakilabot na resulta, this coming September, I trip na po sa Europe, Croatia. Isa sa pinakamamahaling destination now in Europe. And good news, sa ngayon po, 80 plus na po ang kasama natin. Wow! Aalis po kami lang sa September. Huwag po kayo mag-alala na late lang kayo ng konti sa invitasyon. Una-una kayo, dapat kasali kayo dito. And mind you guys, most of these people, wala naman talaga silang background sa network marketing. Pero they just decided na gawin talaga ito at seryosohin talaga. Because we have a system to do this. And always remember, the best way to predict the future is what? Don't guys, don't wait for the right time, the perfect place, the perfect time. There's no such thing. It's only perfect you. Pag dinecide mo ngayon, mangyayari yan kahit ayaw. Because again, ikaw nakakilala sa sarili mo. Okay, so yun lang po. Thank you very much. I hope na inspire po naman. Thank you, Sir Jasper, for that very wonderful sharing and story niya. Sabi sa inyo, this man is a man of passion. All right, and speak.